Ito ang bunga ng marang, isa sa mga prutas na paborito ko. Bili daw kami ng itlog. Tara, sama. May nadadaanan kaming maisan dito sa tabi ng kalsada. Magkano ang kilo niyan, ate? 20? 20. Sa sili, 90. Walang matapon kasi ayan, pakpak. Pumili ka ng nararapat sweet corn. Pag magtanim ka ng mais, oh. Tapos yung panggiling, maraming matapon doon, taho. Dahil? Yung pakaw. Yung pinili mo, magandang klase yan, ha? Mais ka itong bugas. Oh, para bugas ba? Oo. Mas logi ka doon kaysa kumpara dito kung magmais ka. Sweet corn. Sweet corn pa rin ang tawag doon sa ano, bugas? Dili. Dili ano ni magugas? Para lungag ra yun. Para lungag ra ni. Para pansaing lang. Oh, lang sa mga kaan ba? Ah, di pwede gawing ano yan? Bigas? Dili. So, ayan, sweet corn yun yung binibenta sa market. Sweet pa sa relasyon niyo. Wow, wala ako niyan. Kaya pasinsya ka na, Dudung. Magtimbang ka na lang, huwag mong pag-usapan yung pag-ibig kasi. Sweet pa sa inyong kauyaban, May. Timbangin mo na yan, Dudung. Huwag mong aluhin yung love life. Hey, love life. Hindi ko kailangan yan ngayon. So, 5 kilo ang aming bibilhin sa... Sa May. 20 ang kilo. 100. 100 na? Ay, sobra na. Sobra. Pinlan natin ko yung bang ka. Sige, yung dalawa. Ilagay. Patuloy yung dalawa. Kapin mo na dalawa. Bonus na ni ate. Salamat eh. Logi sa atin eh. Di, okay lang yan ni ate. Gracia na lang mag-ano sa kanya. Mabalik din tayo Diyos. Sa live. So, wala tayong plastic, no? Wala, araba. Wala yung plastic pipe. Mabalik, mabalik. Backing. So, kukunin na yung... produkto nilang mais dalhin dun sa ano sa lungsod o sa Kapatagan para ibenta kasi may buyer sila. So, nakabili kami ng 5 kilo. 5 kilo na. Di ba? Ayan, may makain na ang aming pamilya. Sweet corn. Libre saan? Libre ang pamahaw. Alis na naman kami. Taga-Panon. Wow. So, taga-Panon, ato yung mga kaugan. Simba na tayo dito? Hindi. May simba sa Panalitan. At ang patanong mo, supplyan nato o pa ng seeds o upuan ng abuno. Kita kumpara sa upuan. Sa mais? Ano ko sa ilang itanong? Ako ano lang. Dahil sa bigat ko, tanggal yung ano. Ang tawag dyan? So habang nagpapahinga ako dito, mayroon akong batang nakikitang buhat-buhat ng isang galon ng tubig. So lalapitan ko at tatanungin kung anong pakiramdam ng isang musmos pa lamang na nagbubuhat ng ganito kabigat. Diba? Saan galing yan, Toy? Yung tubig mo? Saan mo naigib? Ha? Doon? Sa baba? Malayo? Malapit? Dool ra? Dool? So... Luoyan ni mo, Luoy. Haman si Papa. Papa ni mo, asa man. Papa, Papa, do. Ha? Bi, butang na, kay bugat. Ito, bibi, bibi. Gamayra. Ah, gamayra. Kaya? Kaya, hindi. Ah, kaya na. Ah, sige, alsahan na, bi. Wala na mo tubig. Wala mo tubig. Na, ah. Kapoy, dili. Dili. Dili? Dili. Ah. Dugay na kasigig sa goob. Ha? Luya na ka? Naluluya man? Ano nang hina man? Layo di ay. Dito ka sa ubos ng sagob? Ha? Sa ubos ka ng sagob? Ha? Ay, babawara.
So puntahan natin ang kanilang bahay. Yan. Ito yung bahay nila. Ibaba natin yung gawa. Buhat niya ang tubig. Yan. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Ikaw na, kay kuya na ato. Ano pangalan ni mo? Toy. Ako na. Di, ngalan ni mo ngalan. Ano pangalan ito? Lilibet. Lilibet? Lilibet. Lilibet. Lulibert. Pila na katuig si Lulibert? Kuan. Utolo? Naman eh, amahan ni Lulibert. Papa ni Lulibert. Yan. Kamagwangan ng Lulibert. Kumusubo na magtabo. Lapit siya na mag-out. Yan. Lapit mo lima na. Ayan, bibigyan natin si Lulibert ng gatimpala. 20. Ayan, kasi nagpapakapagod mag-igib ng tubig. Ayan. Yan na, babay na. Apir. Apir, apir. Thank you. Okay. Bumaba na ako mga kaibigan ko dahil madulas ang daan. Inaiwan na lang si Rusi. Siya ang aking tour guide. Hinahir ko pa yan ng ilang libo ang singil mo sa akin, Brad? Isa kalibo si Timil. So, 8,000. Sus, kamahal naman, brother. Oo, oh, napakadandong. So, bago namin marating ang fish pond, dadaan muna kami ng matinding kahirapan. So, ang aking tour guide, ang bilis maglakad. May kubo kaming nakita. Saan ube? Isang puno, pag i-culture mo, isang puno. Makahukay ka ng ube yan? 15 kilos, hindi, gabi. Ah, gabi yan? Mm-hmm. Gabi. Ba't may asin dito? Ito yung gabing pang binignit. Saan? Oh, yan yung gabing pang binignit o bilo-bilo. Violet. Isang dati, palihan lang ito. Tapos, ngayon? May nagsunod na ube. Ito mga January, maano na. Harvest na. Ani? Yan, mga December, maharvest na din yung gabi. Yung gabi niya? Anong kulay na gabi na yan? Violet. Violet? Yung pang bilo-bilo talaga. Kayo yung tanim to? So, yung asawa itong naitagi sa sitcom. Ah. So, ube plantation pala to dito. Ube at gabi plantation. Yan yung lupa. Takuan. Ube. So, pag mag-harvest, mga estimate mo ilang sako kaya? Kani? Oo, ube at mga, gabi. Ang ube, mga nasa mga 10,000 kilos. Ang gabi? Ang gabi, mga sa 5,000. Wow. Ang tindi. So, malaki kikitain. Nakakapoy na. Hinihingal ako ng maraming singot. Iba talaga pag lumaki ka sa matamad na pamumuhay, nasanay ka sa pagkagising, kakain ka na lang. Unlike sa kasama ko, sanay sa pagbabanat ng buto. Samantalang ako, sanay kumain ng buto ng baka. Dahil panaylaga kami. Tsaka espagiti at pipsi. Nananawagan nga pala ako sa mga kung sino mang makapanood nitong videong ito. Sana padalhan niyo ako ng spaghetti at Pepsi. Dahil ilang araw na rin ako nandito sa gitna ng kabundukan o tuktok ng kabundukan. Kaya kung may awa kayo, deliver niyo dito sa Mount Manunggal, Balamban, Cebu. Uy. Okay. Kapuya, uy. Tinawanan ako ng tour guide ko. Langhiya ka, tour guide. Wala kang bayad na matatanggap sa akin sa itaas. Buti na lang, abutan ako na ang motor para ipagpapatuloy ang aming paglalakbay papuntang fish pond ng tilapia. Sasakay na naman kami.
matarik. Iniwan na naman ako. Ang motor na aming hiniram. Ayan. Ito na. Ito ang buhay sa kagubatan at sa kabundukan. Ayan. May pamilyang nakatira dito sa gitna ng kabukiran o kabundukan. Yun. Ay Gabi? Ayun. May radyo pa sila oh. High techs na sila dito, high techs. May iro na mumugad. Yan yung iro. Sa wakas, malapit na rin naming marating dahil sinalubong kami ng mga aso. Asong mababait. Ano yan? Puno ng durian. Ayun oh, may durian oh. Wow, may puno ng durian. Ah, dito ang tilapia. So, fish pond ni Kapitan. Oh, sa wakas. Aray! Kubo, walang tao. Yan mo lang nakatira sa kubo na lang. Pwedeng tirahan ko? Kahit single ako? Malubog yung ano ni Kapitan, no? Malabo. Dahil sunod-sunod ang ulan. So, nandito tayo sa puno ng durian. Ito ba yun ang natikman o kaibigan? Ito ba yun ang natikman o di pa? Tatamis? So first time ko makarating dito sa makita ang puno at bunga ng durian mismo sa kanilang taniman. Daming bunga. Yan. Iba maliliit pa. Ayan ang mga bunga ng durian. Marga sa Marang. Oh, Marang naman tayo. So, pwede na tayong mag-harvest din ng parang. O kahit kukuha mo lang ng matikman, isang bunga lang. Yung naghahanda siya kasi aakyatin daw niya. So, kapatid, iba yung pag-iingat dahil madulas. Okay? So, bata ka pa. Oops, close your eyes. Hinog hilaw. Hilaw? So, balaglag na niya ang bunga ng marang. Ayan. Inyong nakikita kung paano siya mamitas ng marang. Yan, lalaglag mo yan. Dalawa na. So, ingat. Hanggang sa maabot. Ayun, naabot din. Tatlo. Hello. Abel. Okay, tatanugan. So okay na 'yan. Bumaba ka na. Ayan, bumaba na ang unggoy. Pupuntahan ko. Dahil laglag. Sa ibaba ay manukan. Kulungan ng mga panabong na manok.
Aray. Aray. Ito siya. Ito ang bunga ng marang, isa sa mga prutas na paborito ko. Okay ka lang? Okay lang. Magtago ka, hindi mga kalaban. Daba! Duma pa ka, alito yung baril. Yugs. Ayun. Pababa na kami ng kabundukan. Bit-bit ang tatlong marang. Yun. Pahinga muna kami. Dahil medyo malayo-layo pa yung lalakbay namin pa uwi. Mga ilang araw yan bago mahinog? Apat o limang araw. So maghihintay pa ako ng halos isang linggo. Kaibigan, mga kadalagahan, may tanong ako sa inyo. Kung ganito kaya ang maipagmamalaki kong bahay o kubo, mamahalin niyo pa kaya ako? Matatanggap niyo kaya ang aking iaalok na pag-ibig para sa inyo? May kubo sa ibabaw, tuktok ng slope, kaya ganda tingnan. Ayan. Unti-unti nang nadidevelop ang kanilang palsada dito. Concreting. Lugar nila. Manto Market Road. So, magiging konkreto na lahat. Matatawag nating well concrete na lahat kapag ito ay natapos hanggang mula dito. Mula sa itaas, munta doon sa dulo. Kaaga-aga pa, anong oras na kaya? Mga launa pa, di ba? Oh, may fog na, oh. So, may fog na sa aming harapan. Nabibigatan, mga kaibigan, dahil may dala kaming mais at bunga ng marang. Mabigat talaga. Lakad ako. Naghihintay siya sa dulo. Yan siya. Hintay ako. Kapagod. Nakakahingal. Napagod ako dun. Ayos pa ba tayo, Brad? Ayos pa ba? Ayos na ayos. Nahihirapan siya sa kalisod. Pero sulit dahil makakain naman ako nitong marang after 5 to 7 days. Hinog na yan. Kaya, dyan na kayo mga kaibigan. Nakain na akong gutom na ako. Luto ng aking sweet corn. Bango. Ang sarap-sarap dahil kapipitas lamang mula sa taniman. Kakain na!